Yes sir, good day Renzo Classic. And today's plug is another DIY thing na naman tayo mga ka-riders. It's a corrective maintenance ng ating Yamaha YTX125. So kailangan natin ng mga basic tools na gaya nito, dahil magpapalit tayo ng engine oil at oil filter. Then later on, after natin magawa ang basic maintenance na to, na kahit sinong rider, bahit baguhan ka pa, eh kayang-kaya mo itong gawin. Eh maglilinis naman tayo ng carburetor. So yan, dapat sabay po yan mga ka-rider. So ito po yung pangalawang beses na gagawin ko yung bagay na yan. Kasi mas nagiging maganda ang tinanang motor natin pagka nilinis natin yung carburetor, tapos isasabay may palit ng engine oil at oil filter. Mas magiging smooth yung takbo at performance ng ating motor. At mapiprevent natin yung mga posibleng sira sa loob ng makina ng ating motor. No? To tell you honestly mga ka-riders, nung una kong ginawa yun, syempre nag-iisip ako no, kung magiging maganda ba yung gagawin ko. Eh syempre mayroon tayong gut feeling, no? Tapos positive lang ako palagi para maging maganda yung resulta. So tinry kong gawin. Pero to tell you honestly, hindi po ako naglilinis ng carburetor. No? Meron tayong kaibigan na mekaniko, expert pagdating dyan. Wala kasi akong sapat na tools mga ka-riders para sa mga bagay na to. No? Kompleto lang, bakit hindi? Eh yung air pressure na ginagamit ko, may leak po yun. So hindi na siya ganun kalakas. Kaya tama lang siya sa mga ganitong bagay. Pero pag kailangan mo ng toro cleaning tapos malakas, syempre dapat ano, walang leak, walang butat yung air pressure natin para talagang smooth, malilinis ng gusto. Alright, so ayun. Tapos after na mangyari lahat ng yun, even yung air filter mga ka-riders, ha, dapat sabay din yun. Palilinis rin dapat yun. Alright, so ayan. Nung matapos na lahat ng mga yan mga ka-riders, so tell you honestly, sabi ko sa inyo, sobrang gumanda yung performance ng motor. Naging maayos yung makina niya. Wala ako naging problema. Itong motor na to is almost 3 years na. Konti na lang talaga. Magtatatlong taon na. So the best pa rin yung motor na to. Sulit, malakas, matibay. At syempre, mura talaga. Pag binili mo yun brand new, tumaas lang siya siguro ng mga 5,000. But still, 50 plus lang, kayang-kaya, very affordable at simple at basic na motor. At sa pagpapalit pala ng engine oil mga ka-riders, ang ginagamit ko pala is yung Yamalu business type. No? So yung kulay pula yon, tapos may mark na malaking letter B. So yan po kasi yung recommended para sa Yamaha YTX125. Meron din namang iba, no? Iba gumagamit ng mga ibang brands. But para sa akin, ito po yung the best at ito po talaga yung ginagamit ko ever since. Eh, ito na talaga yung ginagamit ko. No? Hanggang ngayon, hindi ako nagpapalit. Kasi the best to, subok na to at wala akong masabi. Perfect 100% swak na swak sa ating Yamaha YTX125. Alright mga ka-riders, so yan, we're done na. Tapos na yung pagpalit ng engine oil at oil filter. So ngayon naman pupunta tayo sa shop para ipalinis yung ating carburetor, no? Alright mga ka-riders, so nandito po tayo ngayon sa LJ Works Motor Shop, no? Located po ito sa may Karangalan Avenue sa Pasig, no? Boundary po ito ng Felix Avenue at yung Pasig Manggahan. So dito tayo nagpunta mga ka-riders kasi yung shop nila Ryan, yung kaibigan kong mekaniko, eh sarado, no? Siguro may lakad siya, hindi ko alam, basta sarado. Kaya dito ako dumiretso dahil minsan na rin ako napagawa sa katabi nilang shop din dati. Yung nagpalit ako ng clutch lining. Nataon kasi noong time na yun, wala akong makitang pang YTX125. So nirekomenda nila na yung Kawasaki Barako, pwede daw yan sa YTX. As long as tatlo lang. Pwede rin naman gawing apat, pero nag-decide ako na tatlo lang kasi si YTX125, ang stock po niya na clutch lining, is tatlo lang po talaga. Kaya wag na po nating ipilit na gawing apat kahit pwede, kasi there's a big chance na pwedeng masira ang internal parts ng ating motor pag ginawa nating apat ang clutch lining. Ang recommended lang talaga sa kanya is tatlo, kasi yun po yung nasa manual at 125cc lang po yung motor nito. Alright mga ka-riders, so ayan, baklas na po ang ating carburetor. So toro cleaning na po ang gagawin dito. So sa paglilinis pala ng carburetor mga ka-riders, dapat meron tayong tinatawag na carburetor cleaner. So dinisign po itong chemical na to para sa carburetor lamang. So para siyang special na sabon para sa carburetor. Yung ibang mga ka-riders natin out there, alam kong ginagawa nila isa pinapakuluan. Alam ko ganun eh, pinapakuluan. Pero I suggest yung pagpapakulo mga ka-riders, pwede lang naman gawin yun pag ang motor mo ay matagal nang na-stop o hindi mo ginamit at gusto mong i-restore at gamitin ulit. Pero kung araw-araw mo namang ginagamit yung motor mo na carburetor, eh sapat na yung ganitong way of cleaning. Okay na to mga ka-riders, hindi na natin kailangan mag-effort pa ng gusto para lang maging sobrang linis. Ito is malilinis naman ang gusto eh. Lalo na yung internal parts niya, no? So kapakulo, okay din naman, but it takes more time bago malinis ng gusto, no?
And the result is almost the same lang naman kung ganitong way of cleaning ang gagawin mo sa iyong carburetor. At ito pa ay sa mga riders, no, sa paglilinis po ng carburetor, kailangan po dito medyo maagap ka at patyaga. Kasi marami po itong mga small parts. So kung paano mo siya tinanggal ay dapat ganun mo rin po siyang ibabalik. Kasi pag na-miss mo isang bagay, yung mga maliit na bagay na yun, ay magkakaroon po ng malaking problema ang motor. Baka magkaroon ng internal malfunction yan. So mahirap po yun. Kaya dapat maagap at matyaga ka sa paglilinis ng ganito. Kaya naman talagang saludo ko sa lahat ng mga magagaling na mekaniko tulad ito, si Lester, tapos yung kaibigan kong si Ryan. Wala nga lang siya, kaya dapat doon ako magpapalinis. Pero since wala siya, dito ako napunta kay Lester. Na okay din itong si Lester, marami din ako natutunan, marami din siyang mga na-share sa akin pagdating sa mga motor, no, lalo na sa manual. So ayan mga ka-riders, sa unti-unti na binabalik yung mga small parts ng carburetor. So kailangan mga ka-riders ay secure yan. So dapat may balik sa tamang pwesto yung flow chamber, main jets, load jet, ideal jet, throttle valve. Then later on, after na makikabit natin yung carburetor, eh che-check naman natin yung acceleration niya, no, para makita natin kung okay ba yung pag-accelerate, yung pagbiga ng ating clutch. So dapat yun sine-check mga ka-riders. Dapat hindi na de-delay yung pag ano, throttle acceleration. Dapat sabay po yun mga ka-riders. Dapat ano, pugma siya para smooth yung takbo ng ating motor. At ito pa pala sa mga ka-riders, sa paglilinis po ng parts ng carburetor, eh ginagamitan nga po natin ang carburetor cleaner. Ay nasabi ko kanina, eh pwede rin po natin itong gamitan ng gasolina. Kung ang gasolina nyo pong ginagamit ay regular, pwede nyo rin pong gamitin pang linis yun. Nakatanggal po yun ng mga dumi at mga naiwang ano, engine use oil residue, no. Ako, yung motor ko kasi yung ginagamit is premium, so yun yung ginagamit na panglinis ng parts. At nakakatulong din po yan bukod dun sa carburetor cleaner. Alright, so dito naman sa part na to mga ka-riders, sa pagbalik ng carburetor sa dati niyang pwesto, sa tamang pwesto, eh dapat mga ka-riders, secure din po yan. Secure at tight yung pagkakabit, no, para maiwasan natin yung mga any possible leakage na pwedeng mangyari sa motor natin, no. Pero wag naman yung sobrang tight na parang malo-loose thread na yung motor nyo. Wag naman ganun. Kumbaga tama lang yung saktong higpit na hindi siya magkukos ng leakage. Alright, so testingin na natin yung kanyang acceleration, then road test natin later on. Alright, so yun mga riders, kita nyo naman at rinig nyo naman kung gaano kaganda yung tunog ng ating motor na YTX 125, no? Gamit ang kanyang battle exhaust pipe muffler. Then road test naman natin para i-check kung may delay ba sa kanyang acceleration. So yun mga riders, at back sa 100% na po ang ating Yamaha YTX 125 para po siyang brand new ulit dahil malinis po ang kanyang carburetor, bago ang engine oil at oil filter, kaya naman siguradong napakaganda ng performance ito ngayon. Pero syempre dahan-dahan lang tayo, takbong pogi lang tayo, no? Lalo pat meron tayong mga dalang parcel or item kasi nga isa tayong Borso Courier. And eventually mga riders ay magiging isa na rin tayong legit at ganap na rider na tayo. So when you say rider, it is something na mag-aangkas sa tayo ng tao. Kaya I'm excited for that. Kaya hintayin na lang natin yun mga riders. So yun mga riders, at bago ko pala tapusin na aking video, gusto ko munang pasalamatan na ating bagong kaibigan na si Lester, ang naglinis ng ating carburetor ng YTX 125. So shoutout sa iyo at sa shop nyo brother, more power and God bless. And also sa ating kaibigan na masugid nating follower na si Anferni Stephen Peralta. So parang pangalan lang ng NBA player yun, ha, na pinag-combine na si Penny Hardaway at Stephen Curry. Wow, the best! Alright, so shoutout sa iyo, more power and God bless sa iyo at sa dyan sa pinagtatrabuhan mo na clean fuel, ang pinakamalinis na gasolinahan dito sa Pilipinas. At Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, stay safe, think safe, and be a defensive rider at all times. RK Ventures! They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep
chasing.